Been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head, I don't know why. Wish that you. Isang mapagpalang araw. Yes. Yun guys, update lang po natin. Di ko alam guys kung maririnig niyo ako. Sobrang lakas ng hangin. Yun guys. Ngayon, papasok po ako. Tanghali po dito guys. Bago ang lahat, papatiin ko po kayo ng isang mapagpalang Biyernes sa ating lahat. Saan man kayo sulok ng mundo, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga. Lusot ni tayo sa Mindanao mula Apari hanggang Ulo guys. Update lang po tayo. Kung dati guys, doon ako sa kabilang side. Ngayon, dito ako sa kabila. Malipat po. Ito nga. Update po kayo sa sa bagong taon ko. Tuloy, ang swerte naman sa buhay natin guys ay nasa atin lang naman yun eh. Kung paano natin ito sa sarili. Apply kung swerte ba o hindi. Para sa akin guys, lahat na pumapasok ng start ng January. Hindi naman yun na parang hindi naman ako apektado. Nalulungkot lang ako guys. Nakakalungkot lang. Simulan natin sa update po natin back school guys. Last year napadala ako ng box sa para sana sa papasko sa mahal ko sa buhay. Hindi nga pa ganun sa kasi kasalawang sa mga palad guys. Ngayon, instead na ang pakakaalam ko kasi nun, hindi na pakakaalam kasi mostly kasi nagpapadala ako ng box. 45 days na. 45 days mahaba na yung 2 months, sorry. Ang lakas ng hangin guys, di ko alam kung maririnig nyo ako. Ngayon, ang pinagtataka ko kasi, dati, hina-update ako ng kapatid ko na ayan, dumating na yung package. Ngayon guys, umabot na ng 2004 na. 4 months na. Ngayon. So, pumasok yung January 14. January 7 ata yun. Hindi ko alam. Basta, ang ginawa ko, chinik ko guys, yung di ba, meron naman tayong resibo doon. Sa akin, dati-rati, hindi ko yun inanong kasi nilagay ko in the screen set ko lang. Pero yun, di ko alam kung bakit ano nangyari at anong pumasok sa isip ko na tinatago-tago ko at nilagay ko pa sa wallet ko yung resibo ng package ko. Yun pala parang sign yun na yung package ko ay mawala. Yun ang ginawa ko. Ginawakan ko ngayon yung shippers dito na yung pinadala ko dito, yung courier na na company. Guys, kasawing palad. Shock ako kasi sa lahat ng number na nakalagay doon, ni isa wala. Ni isa walang sumasagot. Ngayon ang nangyari, meron kasing contact number doon sa LSN ba yung tawag ko? Ang ginawa ko guys, kasi may nakalagay doon, 4 na number, connected yun doon sa container ng kung saan ginagay yung box mo na nagaling dito sa kung saan origin yung box mo, kung saan ka nagaling, kung saan ka nagpadala. Ngayon, pagpunta ko guys, ang kinagandahan guys, yung tao na nakareceive ng call ko, mabait. Tinanong niya ako kung anong pangalan ng company na pinagsindan ko. Yun. Yun ang purpose guys kung bakit pala tinatago ko yung resibo ko. Yan. Nung hinanap niya sa akin yung code, sabi niya yung tracking number na inigay ko.
Magpapakabi guys. Unang pag-trace guys. Missing yung dalawang box. Isa lang nakikita. Yung ang box na nandoon sa laman ng ano, ay yung chocolate lang. Yung mga cadbos. Yung mga groceries lang. Ang dalawang box sabi ko wala. Ngayon sabi niya sa akin, wait pa ako ng ilang weeks. Ngayon, may nagsabi ng isa sa akin na mamayan daw ako ng ganito ang halaga. Sabi ko, bro, sabi ko, bayad na yun. Sabi ko, ganun. Bayad ko na yung box na yun. Sabi niya sa akin, ang box niyo po, sir, ay hindi pinayaran. Oo, kung sinong courier na aman sa iyo. Kaya, kailangan niyo bayaran ulit yung halaga. Kung magka, ay hindi ka... Ang halaga yung ano, nababayaran ko yung transfer na kung saan papunta yung box. Yun po yun, guys. Ngayon, ako naman, hindi ko inisip kung magkano yung ano. Ang inisip ko lang yung laman. Kasi ang nilalaman doon, halaga para sa akin yun, para sa mga kapatid ko. Kaya sabi ko, walang problema yun. Pero, dapat, kailangan pag binayaran ko yun ng buo, ay, binayaran ko yung ano, yung halaga na yan, gusto ko makita yung box. Pero sinabi niyo kasi, wala yung dalawa. Ganun. And guys, nagantay ako ng ilang days. Pinakita nila sa akin yung ano, list ng ano, box na dumating. Laging dalawa. Take note guys. Kung hindi ko ginawa yun guys, kapag nahanap nila yung box ulit, magbabayad ako. Unang hinahanap nila sa akin yung transfer ng ano, going to my, para papunta sa lugar namin, is 6,900. Yun ang isipin nyo guys. 6,900 guys yung box na binayaran ko dito mula dito sa ano kung saan ako ngayon, no? Kung bago yung pick up, normally yun guys, babayaran mo yun bago nila pick up yun. Hindi ka nila normal yun, alam nyo yun lahat mga OFW na nagsisend ng mga box, bago nila pick up yun, babayaran nyo lahat yun. So ngayon, dalawang jumbo, isang bulilit yun, super jumbo. Yan ang isipin magkaano yun guys. Alam nyo kung magkaano ang presyo yun. Sa mga OFW, comment down below, alam nyo yun. Hindi ko nababanggitin kung magkaano yung presyo kasi mahalaga sa akin yung laman ng box. Ngayon, hiningi nila sa akin yung ano, last, yes na, ilang days ko nakalipas. Yan. May nag-message sa akin guys na nahanap niya ang box. Tatlo na. Yun guys ang isipin nyo ha. Sabi niya, tatlo na rin yung box. Sabi ko, bigay mo sa akin yung picture ng box. Sabi ko, picturean mo, send mo sa akin. Ngayon, hindi na ako natatubili guys na ano. Okay, sabi ko, active niya ako na pag naisisend na yung box, ang ano, sinin ko na sa inyong account, ang pera na pambayad yan sa ano. Ang halaga ng box na binayad ko ulit is 6,900. Yun guys. Mas, so ngayon, parang kalahati doon sa ano, 9,000 plus kasi yung sa dito, sa pera ng Pilipinas, pero dito, nasa kulang 10,000 kasi yung ano, nasa 700 ata yung binayad ko dito. Sa dirham, ha? Sa dirham. Kaya yun guys, ngayon, kung hindi ko ginawa yung ano, kung hindi ko ginawa yung ganong proseso, maging doble yung bayad ko guys. Maging doble yung bayad ko. So ngayon, utakan lang ginagawa na guys. Kaya ang ginawa ko guys, i-update ko po kayo kung sakali mangyayari. Kasi sabi niya sa akin, tinanong ko rin sa kanila, kapusin nila kung ilang days bago makarating doon sa lugar, sa paruroonan ng box ko. Sabi ko, ang ano ko na lang, pinagdasal ko na lang na sana makarating man lang yun siya. Ang pera kasi para sa akin guys, wala namang ano yun. Nakikita ko pa rin yun habang kaya ko tumagtrabaho, kikitain ko pa yun. Yung mga bagay na nilalaman ko dun sa karton na yun, kulang-kulang dalawang taon ko sa binuo. Hirap. Parang, basta parang ano lang.
Wala, para sa akin, masakit. Pero para sa nakas, pati ano, isipin ko yung bats. Yun. Eh, tatawa ko na lang yun. Yun ang hindi ko sabihin, guys, ng pasok ng pasok ng different places. Hindi naman yung ikasabihin. Ganun lang talaga. Pinaswerte lang talaga hanggang nangyayari. Pinagkasal ko na lang na sana okay makarating yung box ko. Kahit naman talaga lang yung sobat. Basta makarating lang. So guys, makalawang update ko guys. Pagpasok ng January, that time, sino na ang kilala niya? Ano yun, Friday. Sa live ako na ano. Sa live ako ni... Ano yun? RTV. RMTV. Shout out. Bro RM. The time. Saya mo pa nun. Secret na sa live. Biro-biro pa kami dun sa live niya. Dati ko pa sinasabi dun sa live niya. Pagdating namin sa bahay guys. Pagdating ko sa bahay. Pagbara ko sa bahay. Natataka ako guys bakit nagagulo sila. Parang... Bang ano, yun pala guys, pinaalis kami sa bahay. Yun, napaka, ang ganda ng pasok ng ano, New Year's guys. February, January na January, ang ganda ng pasok. Ngayon guys, kasawian pa. Hindi naman yung kasawian pala dun guys. Para sa akin, ano yun. Parang, renew. Parang ano yun. Parang inano lang yung sarili mo. Lahat ng mga bakit, lahat ng makasunod sa mga yun. Hindi yan, binigay sa pagkakit. Hindi mo kaya, at ang solusyonan. Para sa akin guys, sa tagal ko na dito sa ano, saan mo na buhay ko. Lahat na yan guys, susubok na yan. May mga bagay na yan. Mungkin na ako naman dito. Ngayon lang, parang hindi ko na nangyayano yun kasi ayaw ko nang balikan. Paano lang? Wait, wait. Then, yun. Para sa akin, lahat na yan ay ginawa, pamamaraan, para ikaw ay kumbaga, parang may ni-revise lang sa sarili mo, lipat ka din sa ano kasi hindi maganda yan. Kaya kapag i-YouTube ko guys, yun lang yung ano, parang para sa akin is napagsumbuhan ko, napagkumpintuhan ko ng mga bagay-bagay na dati-rati wala akong nakakausap kasi solo lang ako sa buhay. Solo sa buhay, hindi nga, solo lang, nag-iisa lang. Ngayon, pasalamat ako na merong nakinggan niya sa akin sa YouTube. May nagtulak, may nagbulong na sana ganito ganyan. At hindi naman ako nagkamali. At ang dami ko nakilala mga kaibigan ng saan lang sumulok dito sa mundo. At ang pasalamat din ako sa inyo sa walang sawa ninyo pag-suporta sa aking channel. At sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko, ito pa pala. Ibabatiin ko lang pala ng mag-celebrate ng ano, birthday. Ka-apo ni, batiin ko lang ng happy birthday. Ma'am Sijit, sa iyong apo. Hindi ko na maano kung sorry kung hindi ko na masikaso yung inano mo kasi sobrang busy at dati kong iniisip. Ang dami na patok-patok na yung ano, panahin. Kaya napakasakit yung ibigay ko. Kaya yan guys, update ko po kayo lahat. Next times kung ano mangyari sa aking box. Maraming salamat. Don't forget to subscribe my YouTube channel, The Creator's Vlog. Click the notification bell para manotify ko yung bago kong upload. Bye bye guys.